Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang dalawang short videos tungkol kay BP Sara. Ako, na-inspire ako ng todo. Nagbigay siya ng mensahe na dapat nating tularan. Very inspiring message, both in words and in deeds. Yung buhay niya at yung pananalita niya. Talagang this BP Sara will make a great president pagdating ng panahon. Okay, panoorin natin itong dalawang video na ito. For the content, ganong fishball imong gipalit? Okay, may nakala yun, paglawas, paglawas. Gigotom ka, BP? Breakfast. Hi BP, message po natin sa lahat ng mga nangangamusta at nagmamahal sa inyo sa social media. Maraming salamat sa inyong suporta, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ko ito, kayang-kaya nyo rin ang mga pinagdadaanan nyo. Magkaisa tayong lahat. Mahal ko kayo. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at para sa pamilyang Pilipino. Okay, yung nauna. Kumakain ng fishbowl. Diyan lang sa tabi-tabi. Sa Davao ito ah. BP, makain kayo ng fishbowl? Oo. Pamaha, breakfast niya yun. Grabe. Vice President na siya. Kumakain ng fishbowl, breakfast. Malala ko tuloy si Tatay Digong nung bago siya naging presidente. Pinapakita, nagkakamay lang eh. Anong pagkain niya? Munggos, bulad o daing, noon lang. Ganon din, nung nasa Malacanang na, pinapakita yung mga pagkain niya. Tapos yung unang mga function sa Malacanang, pinapaserve niya mga simpleng pagkain lang, hindi magastos. That's lifestyle of a president. Okay? So, itong style ni BP Sara na kumakain lang ng fishbowl sa tabi-tabi, saan niya yung namana? I'm sure namana niya dito sa tatay niya. Simple life lang ang Tatay Digong natin. Kaya tignan niyo nung presidency niya. Walang isyo tungkol sa corruption yung yumaman siya. Nagpatayo ng mansions. Wala. As in, mga bank accounts. Liwaliw sa abroad, wala. Kung ano siya, before nag-president, yun pa rin. Saan siya nakatira ngayon? Doon sa kanilang ancestral home. Nakita ko na yun, napakasimpleng bahay. Nung dumadaan ka lang, hindi mo alam ang background o ano, kala mo, ordinary yung bahay na hindi bahay ng city mayor ng ilang 20 years or more. Hindi bahay ng presidente. So, dahil sa ganong pamumuhay ni Tatay Digong, wala akong nakita sa kanya na yun siya mismo nangurakot. So, ito, the message of BP Sara, yung ginawa niya para sa akin ha, this is me. Ito ako. Parehas tayo. Ayun, malala ko yung kay PBBM, ang pangarap niyo ay pangarap ko. O anong pangarap na yun? Nako, ang pangarap pala ng Pangulo, ano? Parehas ba tayo? Iba? Ang pangarap niya, magliwaliw, mag-enjoy, manood ng F1 car race, mag-fashion show, magpa-concert sa Malacanang. Yon ang pangarap ng ating Pangulo ngayon. Hindi siya makarelate sa ordinaryong Pilipino. Ano sa tingin niyo?
Kaya ba ni PBB magkain ng fishball dyan sa tabi-tabi? Nakita, wala, ako ha, hindi ko pa nakita. Kasi laking mayaman eh, laki sa layo. Hindi niya nasubukan maghirap. Kasi, nung naipanganak siya, ano na, I think congressman na si Marcos Sr., senador, talagang laki sa ano, laki sa ginhawa, laki sa yaman. Kaya dahil sa kanyang lifestyle na nakagisnan, yun pa rin ang lifestyle niya ngayon. So ano ngayon? Pwede naghihirap tayo dahil sa ating Pangulo na hindi makarelate sa taong bayan. Eh dito sa ating VP Sara, anong makikita, masasabi niya? Vice President ka na, kumakain ka ng fishball, tapos normal lang. Ini-interview lang ng mga ordinary. VP, ano yan? Fishball? Oo, pamaha, breakfast. Tapos ordinary na. Yan, ang tunay na leader. Yung paa niya nasa ground. Itong ating presidente, akala ko ganyan. Wala. Ang paa niya nasa alapaap. Okay. Yan, lifestyle yan ha. So, lesson learned natin dito is yung buhay natin, yung ipinapakita natin sa kapwa-tao, it sends a very strong message. Kaya bantayan natin ang ating lifestyle. Lalo na tayo mga grandparents and parents. Mga bata, apo ba o anak nakatingin sa atin. Kaya, to God be the glory, kaming mag-asawa. Kung ano yung lifestyle namin mag-asawa, ganun din ang lifestyle ng aming mga anak mo. Kuripot. Lalo na yung panganay namin. Tapos, wala lang. Ang isang nakuan ko sa kanila is, nakikita nila kaming tumutulong sa mga mahirap, sa mga katutubo. Iyon na yung line of work ko as a military officer. Palagi ang tumutulong. Yun po, ako ang civil military operations. Mula sa pagkabata hanggang nag-retire. Yun po ang field of specialization ko. Tumutulong sa mahirap. Kaya itong anak ko, mga anak ko ngayon, ganun din. Lifestyle. Okay. Oh, salita. Ang ganda yung sinabi niya. Anong mensahe mo, BP? Sino kayang nag-interview nun? Nagpa-unlock naman siya. Ang sagot niya is, kayang-kaya natin ito. Kasi may pinagdadaanan, di ba? Don't worry about me. Malalampasan kito. Ano yan? Positive thinking. Hindi siya nagre-reklamo. Then sabi niya, kayo rin. Whatever na pinagdadaanan nyo, kayang-kaya natin ang mga paghihirap na yan. Tapos, always, ito ang kanyang mensahe. Yung panawagan niya sa pagkakaisa. Very consistent. Mula nung sinira na siya, kaliwat kanan ng mga batikos, never ko narinig si BP Sara na nagreklamo, nakipag-away, kalmado lang. Central message niya is magkaisa tayo. Huwag kayong sumama sa anumang masamang gawain na makakasama sa ating bansa, mag-focus tayo sa kahirapan na paparating. So, ayun. Pagkakaisa. Hindi siya nagbabago. Ang lahat ng ito, dito na palagi yung sabi niya. Ang lahat ng ito para sa Diyos, para sa bayan, at para sa pamilyang Pilipino. Yan ang napapansin ko kay BP. Pag nagsasalita, palaging nandyan ang Diyos. She is a God-fearing woman. Ang sentro ng kanyang buhay ay nasa Panginoon sa may kapan. Kaya no wonder yung mensahe niya noon na there is a time for everything. Kinote niya ang Ecclesiastes.
time to heal, time to moon, time to cry, time to be happy. May kaya ang sinasabi niya na don't worry. Kung tayo inaapi ngayon, some other time tayo naman ang parang gulong ng palad ang sinasabi niya. Ang buhay natin. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manindim, ang buhay ay gulong ng pala, gulong ng pala. Later on na lang ko kumanta. Ganyan po ang ating buhay. So, kaibigan, baka kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon, makinig ka kay BP Sara. Lilipas din yan. There's a time for everything. A time to mourn and a time to be happy. Manalig lang tayo sa Diyos. Romans 8:28, my favorite verse. In all things, God work for good to those who love Him, to those who are called according to His purpose. In all things, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, inaalaw po ng Panginoon. Either bad or good. Kagaya nito, nag-undergo si BP Sara ng persecution. That's bad. But dahil sa kanya is nananalig siya sa Diyos, in due time, this will turn out to be for her own good. Kaya huwag po tayong mabahala, mga kapwa ko DDS. Let's stand. Kapit kamay po tayo sa ating mga minamahal na Duterte, Tatay Digong, BP Sara. Time will come. Mamamayagpag ulit ang Duterte.